Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone, and set it up there under an oak that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said unto the all the people, Behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all the words of the Lord, which he spake unto us. It shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. So Joshua let the people depart, every man unto his inheritance. It came to pass after these things that Joshua, the son of Nun, and servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in the border of his inheritance, in Timnath-Serah, which is in Mount Ephraim, on the north side of the hill of Gaash. Okay na yan. So, balikan ko na lang itong, ako na lang babasa, 15 again. Sabi dito, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Lord, again. Part to Lord, I pray sa magpatuloy. Kami po ay magpalaan niyo, Lord. At magtiwala at matuto, Panginoon, na mag-pumili, mag-decide ng according to your will, Panginoon, yung inyong kalooban ang aming consider at ato pa rin sa aming pag-desisyon. Mag-imili, gawin mong matalino, Panginoon, sa aming pagpili. At maraming salamat sa mga guests namin kanina, ngayon, I pray na sila pagbalayin niyo, Lord. At kami po ay, again, matuto sa inyong mensahe ngayong hapon. Maraming salamat po, Lord, sa mga naligtas din at kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay na ako. Gandang hapon po sa lahat. Title po ulit nito ay Choose You This Day. Sabi ko, ha? Ako nagsabi? Patawa ko na dyan. Okay, salamat din. Nakatulog na yung mga kulit, no? Palon ng palon, eh. Again, part 2, sub-title po ito, The Importance of Making the Right Decision. Tapos po tayo kanina. Binasa po natin yung tagpo kung saan. Ito po yung last chapter na ng Joshua, no? So, nakuha na nila yung dahil nila makuha, hindi lahat-lahat, pero kahit paano, nakapag-settle na sila. Mamatay na po si Joshua, nakita natin kanina. Kaya chinali siya po yung mga tao, Israel, na maglingkod sa Diyos. So, na kaninang umaga po ay ginawa natin, define natin yung will, of course, yung pagpili, yung pagdidesisyon, tsaka ang gaano ka-urgent yan minsan. Okay, minsan hindi, sa mga bata, hindi pa naman, pero sa ating mga leads, napaka-importante niyan. And then, ito nga po, ano, lalagay natin dito. So, ano yan? Ito po yung mga ginagawang, kasi sa panahon nila, mga Diyos-Diyosan, talagang literal na Diyos-Diyosan, no? Minsan, di ka maniniwala bakit sila gumagawa nun. So, may theory ako dyan. Kahit sa panahon naman natin ngayon, ganun pa rin. Bakit tayo gumagawa ng Diyos-Diyosan? Yung mga tao kasi, ayaw natin sa tunay minsan. Ito, mahirap minsan paglingkuran. So, para hindi ka masabihan, wala ka bang Diyos? Saan mo didevote yung buhay mo? Yan, gagawa yung iba ng ganito. Diba? Sa panahon nila, ganun din. So, kaya... Pero tiningnan natin po yung mga biblical examples of wise choices kung saan. Kasi yung lesson nga natin, para tayo mamimili ng tama. Malakita po tayong apat na example na maganda yung pinili nila. So, number one, si Ruth. Pinili niya pa yung Diyos ng kanyang biyanan. Tama ba, biyanan? Hindi, si Moses ay pinili niya yung kanyang mga babayan. Okay, kahit siya ay maghirap. Hindi, si Solomon, ang pinili niya ay wisdom. Si Mary naman ay salita ng Diyos. So, yun po magandang pagpili nila. At pwede natin at dapat natin gayahin. And then, nakita rin po natin yung talagang kailangan tayo mamili. Hindi ka pwedeng nasa gitna sa maraming pagkakataon, okay? Hindi lahat din. Pero, especially yung between good and evil, okay? Isang araw din, darang kailan ba yun? Yung Thursday ba yan? Nag-set tayo ng ganyan. So, ito yung pinakamaganda, ito yung pinaka-worst. Saan mo gusto? Dito. Doon ka na sa hanggat kaya mo, di ba? Na pinakamalapit sa pinakamaganda, pinakamabuti.
So nakita din natin si Moses, sa mga Levites ay pinili nila ang Panginoon. And then kanina rin si Elijah naman. Okay? At pinapili niya yung mga tao. So, talaga kailangan natin pumili. Pwede ba next time na lang pumili? Pumili ka na ngayon. Sabi nga nila, not to decide is to decide. Narinig yun na ba? Hindi ako pipili. Pumili ka na. Nung hindi ka pumili, may pinili ka no. Kasi ayaw mong pumili. Hindi nga ako pumili, may pinili ka na. Ganun po yan. Kahit sa kaligtasan, sabi rin sa the Bible, behold, today is the day of salvation. Now is the accepted time. Okay? Pag nag-soul winning tayo, kaya hanggat maaari, i-lead natin sa decision sila ngayon. Okay? Yung ginagawa natin, yung iba, hindi ganon. Ewan ko, kasi kung ano nang binabasang libro eh. Malakas ba? Mahina. Sakto lang, okay. So, ganun din naman, pag naligtas na sila, invite natin sa church. So, hindi nila kailangang munta sa church para maligtas. Pero, kung anak ka na ng Diyos, anong gagawin mo? So, ganun naman, decision na naman. And then, kaya tinatawag tayong call to decision, tinatawag tayong mag-desisyon sa mabuti. Okay? So, nag-example again, binalik natin kay Deuteronomy, kay Moses, kay Ruth, and then dinagdag natin po yung sa Mark 10. Sino nga ulit yung sa Mark 10? Hindi. Hindi. Tinan natin, nakalimutan ko rin eh. Yung rich man, di ba? Rich young man. Medyo mahirap, pinapili siya ng Panginoon. And then sa John 6 naman, yung mga gusto kong umalis na, ang daming umalis. So yung iba, mag-stay ba kayo or mag-stay or mag-alis na rin. So kaya mayroon tayong pointers naman kung paano tayo pumili ng wise at paano natin pipili ng Panginoon. Kaya kinuha na natin yan sa ating text. Just 24. So natapos mo tayo sa first 3. So ang point natin doon is lahat ng tao, kahit bata ka pa lang, namimili ka na. So ngayon tayo, mga matanda, mga anak natin, i-guide natin sila kung paano pumili. Huwag natin silang gawing robot naman. Ibang magulang ganun. Pinoprotektahan kita. Huwag ka. Huwag magsalita. Bakit mo ginawa yan? Kasi huwag magsalita. Iba naman minsan yung nagdadahilan. No? Kaya minsan ginagano namin, anak namin, nagdadahilan pa, huli na nga eh. So, huwag ka na magsinungaling, huwag ka na sumagot. Okay din yan. Pero, bandang huli, kailangan natin turuan sila kung paano sila mag-design ng tama. Okay? So, especially yung leaders. Okay? Isa sa mga katangian ng leaders, dapat decisive. Ibig sabihin, pag kailangan mo mag-decide, mag-decide ka. So again, yung iba kaya nahihirapan, hindi pa sanay, wala pa kasanayan, medyo mahina, ganyan-ganyan. So, pero alam niyo na, especially mga lalaki, may mga time na ganun. Okay? So okay, obviously, yung ibang pagkakataon, okay lang madelay ng konti, talaga importante yan. Take your time, pero sooner or later, kailangan mo mag-decide at ang decision mo, maraming damay dyan. Mga babae naman, suportahan nyo yung inyong asawa. Okay? Pag talaga nag-decide na, sige, yun, kung mali, di, damay-damay, pwede naman, sooner or later, pwede naman magbago, kung kailangan magbago. Walang problema dun. And then, ito na, sa pointer naman to sa mga leader na, no? So, mahirap, minsan mag-decide yung ibang tao, tulungan mo. So, ganoon ang ginagawa ni Joshua dito, nagkwento muna siya, ginamitan niya ng wisdom, kung paano sila magde-decide. So, may mga hindi tayo nabasa kanina, no? Na nabasa natin ngayon. So, ano bang ginawa ni Joshua? Bukod sa, mayroon pa siyang bato, eh, no? Witness yung bato. Mga style lang po yun, di baliw si Joshua, okay? mga ganun po kasi minsan. Para yung tao, kasi sinabi mo yan, ha? Dati wala pang recorder, buti sa ngayon. Pwede mong ilagay sa YouTube. Oh yeah, kasi mga PDF naman, binipirmahan, di ba? Ganun yung dati. Marami yan to. Saka konsensya naman ang kinakausap dyan. So, yeah, ginamitin ng ganun, okay? Tsaka yung stories, pinakita natin kanina umaga. Magaling na leader si Joshua, alam niya yung history.
at yung story. At yung story mismo na yun, sa level nyo magbibigay ng witness sa mga tao. Kasi kung niligtas nga kayo ng Diyos dati, eh, papangalagaan niya rin kayo ngayon. Kaya niya. Pangalagaan. At dapat lang na magtiwala tayo sa kanya. Dahil in time past, paulit-ulit, siya ay nagtapat sa atin. At nung di tayo nagtapat, minurusahan tayo, mag nagtapat tayo, maging okay. Ganun yung story at ganun yung prinsipyo. So, ginamitan niya nang, tinulungan niya pong mag-decide din yung mga tao. Yan. And then, na pangatlo, pag ikaw yung leader, dapat ikaw yung example. Yung binasa natin, pinaka-text natin, but as for me in my house, we will serve the Lord. Alam ng mga choir yan, kasi may kanta tayong ganyan, di ba? Lalo yung mga lalaki. Kasi may part doon na lalaki. As for me and my house. Pag hindi nyo pa naman nalaman yun. Maganda rin yung choir, no? Example, ang mga lalaki, dapat. So tonight, this afternoon, mayroon pa tayong apat na points. So what happened here? So pagkatapos naman, nagkwento si Joshua, okay, talagang ginamit niya, pinalalahanan sila, ganito nangyari, ganito ang ginawa ng Diyos, ganito ang ginawa ng Diyos. So ito yung sinasabi na, yung kanina, call for decision, mag-decide na. Okay, huwag kang gano'n, nakakita na ba kayo ng kausap, ganyan lang. Minsan, soul winning, di ba, nakaganyan lang. Kaya tutulungan mo pa yun, di mo alam kung di naintindihan mo ba, oo, nahihirapan ka lang mag-decide. So, andun ka na rin lang, tulungan mo siya, di ba? So, kaya point number 4, ano sinabi doon sa 16? Hindi pinaliwanag na. So, the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Ang ganda, di ba? Sa Tagalog, never, pag sinabi God forbid lang, never ever. Hindi pwede, hindi mangyari nawa na ano daw, naiwanan namin ang Panginoon. Tama, maganda. And serve other gods. Na sabi niya sa verse 18 naman, ganun din, and the Lord drove us. Nga, kaya sinabi dito, bali inulit nila yung sinabi ni Joshua, at in-acknowledge nila na salamat nga sa Panginoon na talagang tayo ay tinulungan niya. Kaya sabi dyan, therefore, we will also serve the Lord for He is our God. Ganda, di ba? Ginawa ba nila yon? Saka na yon. Pero later kasi, alam niyo na yung kwento eh. Sumunod sila, tapos after nung iba, nung Joshua and others, period of the judges, nagloko sila. Kaya ang gusto ko lang sabihin dito, meron pa, sa 21. And the people said unto Joshua, nay, but we will serve the Lord. 23. 24. And the people said unto Joshua, the Lord our God we will serve, and His voice will we obey. Napakaganda. Amen? So, kaya number 4, pag kayo ay pinag-decide, kailangan nyo mag-decide, mag-decide na kayo at tama. Ganun lang. Okay? For the rest of everybody, yung mga leaders, example, pero the rest, heed the call to decide. Okay? Choose wisely, respond positively. Wala ka ng lusot eh. Diba? Maganda namang ginawa sa atin, mag-respond tayo. Hindi tayo parang bata na titigan na lang. Ayaw mo sabing ayaw mo, pero ayaw mo. So, maghintay tayo, maghintayan tayo. Hindi ako umuo, ha? Umuo ka na. Amen? Yun ang the best nung gawin. So, bihira naman actually yung, again, kung marunong ang soul winning, di ba? Bihira naman yung tatanggi talaga. Okay? Ngayon, kung di naintindihan, ulitin mo. Di ba? Well, said ni kanina, ni-review ng konti. Tama na, naalala niya. Ang apat. Ligtas na pala ako. Kala ko, di pa eh. Di ba? So, nadali ba yun? Umuo? Depende, di ba? So, minsan, yung kasi nga, hindi seryoso, so madaling umuo kasi hindi mo naintindihan yung consequence ng iyong desisyon. Ganun nyo. Pero kung naintindihan mo, minsan, mas mahirap umuo dyan, matalino. At alam niya, hindi basta-basta kung ipirma yan. Tama rin yun kung tinitingnan mo eh. So,
Pero maganda, mag-decide tayo positively. Wala naman tayong talo. So, talo. Mahirap maglingkod sa Diyos, yes. Pero yun pa rin ang the best eh. Amen? So, tsaka isa pa, kung yung nag-aakay sa'yo, yung katiwa-tiwala naman, ano sa palagay mong gagawin sa'yo yung masama niyan? Diba? Ako sa church, nung bago ako sa church, ganun din, isip ko. Kasi medyo matanda na ako noon eh, nasa pag-graduate. Graduate na ako ng college. Okay. So, isip-isip ko, hindi, ang malolo ko nitong mga to. Pag pera na pinag-usapan, wala naman ako eh. Diba? So, pero yun nga, abang magandang experience, kaya ako excited din sa mga bago. So, na kung ano yung ginawa sa akin, maganda, gagawin ko rin sa inyo. Yung ginawa sa akin, di maganda, syempre, hindi ko na gagawin sa inyo. At least, alam ko yung pinagdadaanan nyo. Okay. Wala masyadong ginawa sa akin masama. Baka sabihin nyo naman. Pero yung mga ibang member, syempre, hindi ganun ka-matured. Nag-uusapan si Pastor. Huwag yun ang gawin ha, sa mga katabi nyo. So, respond positively, choose wisely. Yun na yun. Number 5. Ito, dito na naman tayo sa kay Joshua. And then tayo, i-relate natin yung ating sarili. Paano yung mga, yan, nag-commit na, salamat, tumanggap sa Panginoon, umatid na isa, dalawa. Tapos na ba? Unfortunately, hindi na natapos eh. Pero masaya yan. So, ano ginawa ni Diyos? Ay, mamatay na siya. Kaya sa verse, sabi dyan, binasa natin kanina, sabi dyan, and Joshua said unto the people, you cannot serve the Lord, for He is an holy God, He is a jealous God. He will not forgive your transgression nor your sins. If you forsake the... Anong pansin nyo doon? Parang mali, di ba? Pero context po yan, tama pa rin yan. Kasi nga, if you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt. Consume you, after that He had done you good. So, ginawa ka na mabuti ng Diyos ngayon, pero hindi ka sumunod o hindi ka nag-follow up. Naligtas ka ngayon, binaliwala mo. Di ba? Kasi na tinutulungan natin, naligtas sila, salamat. Invite mo sa church para pagpalaan ka. Hindi, huwag mo namang baliwalay yung nangyari sa'yo, di ba? So, kaya ang dami natin na, ano, baka pinipesta na yung iba doon. Hindi sumunod sa Diyos, no? Hindi naman sana, pero ganun yun eh. Ganun mangyari dito, ito sabi dito eh. Napansin niyo ba yun? Ginawa kayo na mabuti ng Diyos. Tapos iniwanan niyo yung Diyos. Nag-ano kayo, nag-Netflix kayo, kung ano man yan. Sabi dyan, He will do you hurt. Kaya number 4, sorry, number 5 na tayo. Yeah, basahin mo natin 22. Binasa natin kanina din to, sabi dyan, ye are witnesses against yourself. Ibig sabihin, against yourself. Sabihin, kung may gagawin kang mali, at may bala kang gawing mali, ikaw sinabi mo, gliligod ka sa Diyos, hindi namin iiwanan ng Diyos. Di ba? Paulit-ulit kanina. And then, 23, now therefore, put away, said he, the strange gods which are among you, incline your heart unto the Lord your... Anong ginagawa ni Joshua dito? So, parang fina-follow up niya yung decision ng tao. Amen? So, yun na, ililid muna kasi nag-decide, tama naman yung decision. Eh, pinipilit. Ikaw nag-decide. Ulit-ulit pa nga eh. Wala, hindi ka pinilit. Maganda yon. Maganda ba yun? Ah, tama yan ah. O ngayon, para sa iyong sariling kapakinabangan din, so, ang pwede natin gawin at dapat natin gawin, follow up on their decision. Ganun din tayo, by the way. Kunwari, may decision kang maganda. Titigilan ko na to, gagawin ko na to. Eh, walang nakakalam. Ikaw lang yung nag-decide. For example, natuto ka, salita na dyan sa preaching. Okay, hindi ko naman alam kung ano yung learnings nyo. Ano gagawin mo na? Isa sa mga gagawin mo, nag-decide ka dati, follow up mo. Nag-decide ako isang araw, ganito gagawin ko ha. Minsan kasi ang hirap nung ikaw pa yung pa-follow up. Eh, wala nag-follow up. Sabi natin na na-assign na sa'yo kasi lagi ka pina-follow up, ayaw mo, or hindi nila alam. So, kung dapat natin follow up ibang tao, ganun din po ikaw, sarili mo. Ito yung desisyon ko eh. Wala namang namilit sa akin. Okay? And number 5, follow up on our decisions. Okay? At turuan natin sila kung paano. Katulad nung sinasabi dito.
Isa sa mga sinabi dyan, iwanan mo na yung mga dapat mong iwanan and incline your heart. Ano yung sabihin incline? Mga ganyan, di ba? Ito, dito tayo dapat. Yan. Kasi ganito, minsan ayaw mo dito, di ba? Kasi church na naman yan, basa na naman yan, awal. Sa pag ano, may magbibigay ka pa, soul winning na naman, papahinga na lang ako. Eh sa church natin, wala tayong pahinga eh, no? Meron naman, gabi. Natulog naman tayo. Pero, so yung mga ayaw mong gawin, ilapit mo lang yung sarili mo sa Diyos, magugustuhan mo rin yan. Amen? Yung soul winning, nakakatakot yun sa umpisa eh. Eh pag usong-uso kasi sa church, oh eh, ay kiyano ka na rin. Yan ang problema sa, di ba, alam nyo yan. Yung mga iba sa inyo, ako, alam ko yan. Pag yung church, hindi naka-incline dyan, mga Calvinist, puro paket lang yun, puro libro. Wala na, walang soul winning. Hirap pa ka mag-soul winning pag nandun ka sa ganun church. Amen? So ngayon, kaya, gusto ko sabihin eh. So, sino bang di masyadong, ano, sold out dito, soul winning? Wala halos, yung mga bago lang, syempre. Pero kahit sino nanay, inaano tayo yan eh. Ni-endorse tayo sa ano, kaya nga nakuha natin yung iba eh, di ba? So, ganun po, kung anong magagawa nyo. Ituro nyo lang kami sa mga mag-anak nyo. Puntahan natin yan. Amen? So, ganun po yun. Pag nag-follow up, pag nag-decide na sila, or tayo, i-follow up natin. Tulungan natin yung sarili natin at yung ibang tao para yung magandang desisyon na ginawa na natin ay magpatuloy-tuloy na. Amen? Amen. Second to the last. Ano pa? Tayo muna. Sige, ready, go. So Joshua made a covenant with the people that day and set them a statute and an ordinance in Shechem. And Joshua wrote these words in the book of the law of God and took a great stone and set it up there under an oak. There was a sanctuary of the Lord. Isa pa. Joshua said unto all the people, behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all the words of the Lord, which he spake unto us. It shall be therefore a witness unto you, lest ye deny you. Ay, sabi ko kanina, yung bato, no? Sino yung bato to? Like, may recall din siguro doon, no? Ay, sabi ko kanina, ginagamit yun na style. Bakit kailangan may witness na bato para maalala nila? And actually, para sa kanila na rin yun. I'm sure, hindi sila magkatanong sa bato. Oh, ano kami sinabi sa atin? Eh, lahat kayo, narinig nyo na yun eh. Kayo, nag-decide. Kaya, ano ba yung gusto ko dito? That was by the sanctuary. Ano ganyang sanctuary of the Lord? Ano yung sanctuary of the Lord? Ano yung sanctuary? Ano nga yung sanctuary? Brian? Ano yung sanctuary? Lugar na? Tama, lugar yun. Kaso, anong special dun? Tabernacle. Yun na yun. So, in general, yung sanctuary is a pangtahanan, no? So, it's the sanctuary of the Lord. Pwede rin. Yung iba, tinatawag na ganyan, eh. Pero, special ito. Ano sa ba yung sanctuary? Dati yung sanctuary nila, sa tent lang, binibit-bit nila. Yung panahon na to. Pero still, anong ginawa? Set it up yung great stone na yun, sinet it up na malapit doon sa sanctuary of the Lord. So, ang ibig sabihin po niyan, anong ginagawa ni Joshua? Patuloy nga, every preaching, kina-challenge ko kayo, maging totoo kayo sa Diyos. Okay? Kaya number 6, teach them to be true to the Lord. Kasi ganito nga po yan. May mga bata, nakikita mo, hindi seryoso.
Tulungan mo sila. Siguro seryoso ng time na yun, pero maraming malikinig dyan. May mga kaibigan sila, puro kalokohan. Eh, siguro pwede ko rin gawin kalokohan yung church na yan, yung Bible na yan, tsaka yung Diyos na yan. Hindi mo maalis yun sa mga bata, sa even sa mga matanda. Pag hindi sila na-challenge, at may makikita sa kanya, yung pastor doon, loko-loko eh. Siguro lahat ng pastor, loko-loko. O, ganun ba? Kaya sinachali sila, maging totoo sila, una sa Diyos. Kaya nilalapit sila doon. So, napaka-importante po niyan, especially, obviously, mga bagay na kinalaman sa ginagawa natin. Ngayon, kung magpili lang yan ng kulay ng damit, wala yun. Hindi yung pinag-usapan natin. Pero yung mga importanteng bagay sa, yan, pagpili ng asawa, pagpili ng course, di ba? Pagpili ng, yan, ginagawa natin. Gusto winning, ano yung maiging ministry ko. Ngayon lang ba yan o hanggang matay na ako? Importante po yun. Kaya salamat nga yung edad is yung ano ngayon eh. Kasi ang prayer natin, magkaroon tayo ng ano doon. Eh, dito na pala. Eh, so, ganun. Amen. So, number 6, teach them to be true to the Lord. Kasi yung decision ay napaka-importante. Mamaya, papasa natin yung kaligtasan na. So, tapusin ko lang yung last 28. O, tapos na. Nag-decide na. Chinallenge mo na. Tinuruan mo na. Maging totoo. Na-follow up mo na. Ano na? Ano yung last? So, Joshua, let the people depart every man into his inheritance. Uwi yan na. Okay? At sabi dyan, yun, namatay na siya and then siya inilibing. So, ang last point natin po, kung nag-decide na sila ng tama, pinalo mo na, chinalish mo na, tinuruan mo na, eh, baya mo na sila. Ganun lang yun. Okay? Hindi natin sila pwedeng sundan lagi. At bantayan ko nga itong anak ko, bantayan ko nga itong member na to, pati sa Facebook, anong pinupost nito. So, let people live up to their decision. Kung may tama silang ginawa, hayaan mo silang pagpalain doon, makita nila kung gaano katama yung ginawa nila. Ganun din lang kung mali. Kung mali, oh, sige, gusto mo asawa na unbeliever. Hindi, wala na. Kasi ba, yan, lumipat ng church. O, di sige, diyan ka na ka. Hayaan mo, hindi siya pwedeng pigilan at mga Muslim daw, ganun eh. Pag nagpa-convert ka, papatayin ka daw eh, kung kaya nila. Eh kaso, yung mga anak nila, ginagawa po yun. Sabi, nabanggit ko na sa iba yun, di ba? Ilang-ilang beses na akong ganun eh. Mga teenager pa. So, tatanungin ko, anong gagawin pag nag-convert kayo? Papatayin po kami. Eh, narinig ko lang dati yun sa mga mission na totoo pala, kahit sa Pilipinas. Sabi ko, mabira itong mga to. Kawawa po sila. Pero ganun din tayo po. May nag-Muslim dito. Kung nag-Muslim si Kuya Jun. Mabala ka na dyan. Let, bayaan mo, kailangan pati po yun ang pagde-decide niya. So, obviously, pagpanalangin mo, pero kung natulungan mo na siya, ayaw pa rin. Hindi ganun si Kuya Jun, ha? Kunwari lang. Amen? Kailangan nyo, hayaan mo siya. At, babay na. Ako ay nagawa ko na yung aking kailangan gawin. Okay, so, may gusto akong i-point actually dito, hindi ko nasulat. Alam nyo ba kung gaano kayo putang decision? Ano ang pinaka-importanting bagay sa tao na buhay? Na kaligtasan, masigurado mong ligtas ka. Kasi ang buhay natin dito, saglit lang. Hindi ka magpayaman, ka na magpayaman, enjoy mo yung buhay mo, tapos, yung piano ka pala, di ba? Yung maganda. Alam nyo ba, yung objection ng iba sa ganyang gospel, sabi na, eh, yung mga Calvinist, hindi, ibig sabihin ikaw nag-desisyon para ikaw maligtas. Oo. Kasi nag-decide naman ang Diyos, eh. Gusto ka niya iligtas. So, namatay ang Panginoong Yesus para sa'yo. So, magdi-decide ka ngayon. So, gusto ko lang sabihin dito, napaka-importante yung decision. Very crucial sa ating mga buhay. Kaya, napunta natin kaninong umaga, yung mga papamilya, piliin mo. You have all the right para mamili. Mga lalaki, ganun din yung babae. Magdi-decide ka kung sino ba to. Kaya ayaw ko ba magpa-under dito? Baka hindi. Hindi kung ayaw mo, di wag. Mag-pray ka, baka may susunod pa. Kung wala, live up to your decision. Ganun lang yun. Pero pinapanalangin yan. Amen? So, hindi basta-basta ang pagde-decide. Kung kailangan mo ng time, take your time. Yung ginawa ni Daddy, ganun, nag-shift siya ng ano eh. So, tiwala lang sa Panginoon. Kung anong mangyari, di yun na yun.
Ganun talaga. Amen? Amen. Dahil importante yung decision. At pag mag-decide ka, i-consider mo lahat ng dating consider mga katotohanan. Okay? Tanda mo yan, pag nag-decide ka, ginamit mong katotohanan, akala mo katotohanan, tapos later, nakita mo, hindi pala totoo yun. Anong dapat mong gawin? Pwede ka magbago. Kahit sa religion, ganun eh. Marami sa mga kababayan natin, naloko, tayo naloko. Dati, masama ba mag-decide na? Hindi. Kaya sa ating finale, so again, let us choose wisely and not forsake the Lord. Choose wisely. Okay? Will you choose wisely? Dapat. May matalino naman kayo siguro. Mag-decide tayo ng tama. So, finale natin. Basahin lang natin napakaganda mga relevant verses po. Sabi po dito sa Psalms 119. Verse 173. Ano na yun? Iba, inaabisado mo to. Okay, basa po sa... Okay, basa. Ready, go. Let thy hand help me, for I have chosen thy praise. Yan. So, pwede kang tumawag sa Diyos. Pwede kang, Lord, tulungan mo ako. Bakit? Kasi pinili ko yung iyong katuwiran ngayon na ano ko, naipit ako kasi pinili kita, Lord. Pwede kang tumawag sa Diyos. Hindi yung, di, right, sabi ng Diyos, dito ka. Ayoko, dito ako. Ay, napahamak ako, Lord. Sabi nyo, doon ka pumunta eh. Nakakahiya naman, di ba? Pero kung naman, dito ka pumunta, sabi ng Panginoon, dito ka. Sige po, titiwala ako. Eh, napahama ka. Lord, help me. Oh. Madaling tumawag sa Panginoon. Amen? Amen. Sa Micah 4:5. Saan ang Micah? Ay, salamat, bud. Ako na lang, una, for all people will walk everyone in the name of his God, and we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Makita niyo yun? So may mga tao, ganito ang gusto nilang lakad, pero tayo, parang Joshua kanina, 24:15, dito tayo lalakad sa pangalan ng Panginoon. Amen? Last, balik tayo sa Psalms 119. Pumili na kayo, kung di pa kayo pumipili, mga bata especially, kahit mga adult. Ba't di mo piliin ng Diyos? Piliin mo ng Diyos. Sabay-sabay po tayo. Ready, go. The way of truth, thy judgment have I laid before me. Amen? Piliin mo yung totoo. Eh, kala ko, basta totoo. Kala mo, okay, ngayon alam mo na yung totoo. Piliin mo yun. Ganun po tayo. Yung mga dati na nag-backslide na, nag-backslide ka dati, eh, ngayon alam mo na, piliin mo na yan. Pwede ba? Huwag mo nang balikan yung past mo. Huwag mo sabihin, eh, nasasabihin akong ganyan. Eh, nagkamali nga ako eh. Oh, dito na ako ngayon sa tama. Amen? 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 Amen. Okay, salam. Sige, pagod na ako. Tsaka time na rin. So sana, yan, tulungan tayo ng Panginoon. Amen? Let's pray, Panginoon, maraming salamat sa inyong mensahe ngayong maghapon, Panginoon, sa aming ginawa rin pong para sa inyo. I pray na tulungan niyo po bawat isa, especially mga bata, Panginoon. Napaka-importante pala mag-decide. Kailangan namin mag-decide. Andiyan lang po ang tulong niyo. So I pray, consider namin lahat ng katotohanan na makakalap namin. Doon po kami mag-decide according to your will. Ano ba yung gusto niyo? Ito po sabi niyo sa salita, ang inyong kalooban, ang perfect. At ito ay perfect, ito ay tama. So I pray na tulungan po bawat isa. Yun din po, Lord, sa mga... Bawat isa amin na andun po kami sa point of decision, mga bagong mag-asawa, kahit mga bagong Kristiyano, Panginoon, piliin namin na maglingkod sa inyo at tama. Andun po yung mga matagal na, Panginoon, meron pa kami mga bagay na pwedeng sacrifice, Panginoon. Tulungan niyo, Lord, kami sa aming pagdedesisyon. Kayo po ang piliin namin in general, Panginoon. At hindi ito mga nagpipresenta, Panginoon, sa amin na mga false God naman, mga false religion, at mga bagay, Panginoon, na gustong palitan kayo sa inyong lugar, sa aming buhay. So I pray kayo po ang masunod. Tulungan niyo po kami maging inyong matalino. At pananampalataya din sa inyong napagawa sa amin, inyong karakter, Panginoon. Alam po, Lord, salamat po, Lord, sa maraming blessing at pagsubok din at sa paggabay.
Lalaman po, Lord, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.